Problema. So, minsan, dito na lang ako sumasandal, pawalling-walling na lang ako pag nagka-problema. Ay! Vlog! Hello! Hello! Hello, mga ka-freshness! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Wilbert Tolentino YouTube channel. So guys, kung kasing fresh nyo ako, huwag nyong kalilimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa YouTube channel ko. At syempre, huwag nyong kalilimutan kalimbangin ang notification bell para magkalimbangan tayo. Para updated kayo sa fresh na fresh video galing sa inyong ka-freshness, Wilbert Tolentino. Hello mga ka-freshness, welcome back to my YouTube channel. My name is Wilbert Tolentino and syempre ang topic natin for today is house tour. Dahil sa daming ka-freshness natin ay nag-request sa akin na mag-come up ako ng house tour. Andito tayo guys sa aking bahay na inspired na Santorini, Greece. Guys, makikita nyo yung tanawin dito. Makikita natin mula dito sa roof deck, makikita mo sa ilalim na yan. Swimming pool. So, iikot ko kayo dyan. Tara. So guys, dito pa lang sa main entrance natin, meron tayong safety protocol tayo. Kumbaga, meron na pong alcohol, disinfectant, tsaka temperature. Bagong dumalaw sa akin, kailangan dumaan sa maid ko para i-check ang temperature nila at saka i-sanitize muna sila. So guys, while waiting sila, nandito ang reception area ko. Bago nila ako matawag sa baba, so waiting lang talaga sila dito. So guys, very comfortable ang reception ko dito sa main entrance. So guys, punta naman tayo dito sa side nito. Makikita mo, napakaganda ng view nito. At syempre, ito, binili ko to sa antique furniture. Guys, kung magtatanong kayo bakit ito ang pinili ko, kasi marami siyang butas, very creative. Alam mo naman sa buhay natin, lahat tayo dumadaan sa butas ng karayom. So lahat ng paghihirap dinaan ko mula bata hanggang ngayon ay, ayun, isa to sa ehemplo ng pinaghirapan ko sa buhay ko. So let's go, baba tayo. So guys, gusto ko na-explain sa inyo, syempre ang railings ng hagdanan ko ay made by Nara. Wow! So guys, kung nakikita niyo itong hagdanan na ito, ay hindi lang simpleng hagdanan na kumbaga nakikita natin sa mga ibang bahay. Ito ay pinafungsuy ko. Kumbaga sa Chinese, first step ay health, second step fortune, third step ay bad luck, and fourth step ay death. So babagsak ako dito sa second step. So repeat lang siya, first step, second step, third step, fourth step. So bumagsak siya dito, kung nakikita mo guys, ay second step, fortune. Ayun. So guys, ipapakita ko sa inyo ang aking master bedroom. Ito po guys. Ayan. So ganyan din ang motif ko, dapat pure white. Ayun. Ito ang aking master bedroom. Ayan. So nakahiga lang ang aking kakene. Ayun. So guys, syempre dito sa master bedroom ko, naglagay ako ng lazy chair para minsan kapag medyo nababurnout ako sa trabaho, nakatingin lang ako sa view or manood lang ako ng TV. So ayun guys, at least nakita ninyo itong master bedroom ko at meron pa ditong smoking area. Kung makikita ninyo guys, syempre ginawa ko to kasi hindi ako nag-smoke, kasi yung mga bisita ko minsan nag-smoke sila.
Ayun, dito, yan. Ito ang wash area ko. So, kung nakikita nyo kung bakit dalawa tong basin niya, itong dalawang lababo na to, yung isa kasi, di ginagamit to dito for panghugas lang ng kamay. Alam mo naman mga ka-freshness, dapat kailangan medyo hygiene tayo. Dito naman, para sa pag mag-nude brush ako, para lahat ng mga toothpaste ko nakadikit dito, magkaiba. Ganyang kasyala ang mga ka-freshness. Yun. Dito naman ay shower area ko at syempre dito ang toilet ko. So guys, pagpasensya nyo muna, hindi masyado malinis kasi nag-leave po yung maid ko. Tapos si Hardinero lang ang naka-duty ngayon. So, hindi ako ready guys. Kung nakita nyo, may bathtub din ako dito. So, kung may kakenerot ako dito, sabay kami dito sa loob. Tapos minsan naglalabahan kami dito. So, kung nakita nyo guys, itong dressing room ko, ito pala, meron pala ako chichi kasi may jar ako dito. Ayan. So, may kasabihan ng Chinese dito. Dapat, meron tayong mga banga para pasok ang mga ka-freshness dito sa mga banga. Diba? Pasok sa banga. Okay. So, guys, after ko dito sa dresser ko, syempre, ang final look ko, syempre, meron akong malaking mirror dito para makita ang aking ka-freshness kung may kulang sa aking ayos everyday. So guys, tapos na tayo mag-tour sa aking master bedroom. So, dun tayo sa kabilang room ko, mga kasama ko, mga ka-housemate ko. Ayun, ipapakilala ko rin sa inyo guys. So guys, kung nakita nyo dito, may center table din ako. Siya po si Saint Raphael. Alam naman ninyo na ang concept ko ay Santorini, Greece. So, binili ko ito ay $1,200. So guys, ito naman ang sa tapat ng room ko. Kung makikita mo, ang pintuan ay hindi magkatapat. Ginawa namin talaga itong house neto ay talagang pinapungsoy talaga namin para mga ka-freshness, alam niyo ang mga importante din pangapwestuhan sa bahay. So itong room neto ay ka-housemate ko, hindi na ako magkakatok para at least makita natin sila ng biglaan. Okay? Ayun. So guys, ayun. Si Mother Rico ay kasama ko sa housemate, mga ka-freshness. More than 14 years na kami magkakasama. So, magkasama kami sa bahay dito. At ayan, si Melanie Cabalida, yan. So guys, ay! Ang aking ano pala yan, mga housemate ko yan, si Chad. Ayun. Guys, don't forget to subscribe. Chading TV, meron din siyang sariling YouTube channel. So, baguhan lang siya guys. So, let's support him. And si Melanie, ayun guys. 24 years na yan sa akin guys. 24 years na siya nag-work sa akin. So, kalating buhay niya, kasama ko siya. So, ito yung room nila. Ito mga ka-freshness, kung nakita ninyo itong hallway neto, makikita ninyo, clean-up namin ang hagdanan neto. Diba? Ano ba yung tinuro ko sa inyo? Pag first step is health, and then fortune. So, second step na sa fortune, papasok tayo sa guest room number 2. Ayun. So, hindi na rin natin ikakatok. Bibiglaan na lang natin. Ayun. Ayun. Ayun, guys. Ito yun. Ito yung guest room namin. Nandito na rin yung toilet. Nandito na rin yung basins nila. Dito sila nag-nude brush. Ayun. Siyempre, meron akong bisita. Si Ryan Soto at si Zeke. Buksan natin ilaw. Hello, mga ka-freshness! Ayun. Fresh po ba kayo? So guys, lilipat na tayo sa room 3. Another guest room para at least makita ninyo yung room 3 na yun ay family suite. Let's go! Tara, let's! So guys, kung nakikita ninyo dito sa interior namin, meron din ako mga plantita. Alam mo naman sa panahon ng pandemic, ang mga tao pinagbibisihan ng mga plantita. Ayun. At tunay to ha, guys. Bahay na to, syempre meron tayong underground. Meron siyang guest room doon. Tara, sama kayo sa akin. Ikot natin kayo. So, nakita nyo guys, ang railings pa rin nito ay gawa pa rin sa Nara. At parang may cage siya. Ayun. Ganun talaga ang concept natin Santorini, Greece. Ang concept ng bahay na to. Let's go! Ang guest room natin ito ay family suites ang tawag ng room nito. Para kapag may guest din kami or may visitors na pwede pumunta dito, pwede sila magstay. Ayun. So, marami sila dito. Ayun.
So guys, may visitor ako dito sa aking guest room. Si Franken Dal Fabroa, okay? Matalik kong kaibigan, ang BFF ko. So add niyo siya sa Facebook, Franken Dal Fabroa. Siya po ang ringman PGT Season 4 first runner up. Ayun. Hello Kendall, kumusta pag-stay sa akin? Sobrang comfortable kami at napakaganda yung sa bahay mo. Sobra. Ayun. Papakilala ko naman sa inyo si JP Parcero. Ayan. Si JP Parcero ay dekada na nag-ayos ng hair ko. Siya yung stylist ko. Siya nagugupit ng aking hair. So, visit kayo sa salon niya. So guys, si JP Parcero ay nag-i-style ng mga celebrity. Sila Bong Navarro, sila Billy Crawford, sila mga hashtag. Lahat po ng mga celebrities ay sa kanya nagpapagawa. At syempre, ang kaibigan ko si Eric Kiesel, siya rin nag-aayos. At kay Yorme, Isko Moreno, siya rin mo nag-aayos. Ganyan siya kasikat si JP Parcero. Huwag niyong kalimutan mag-add sa kanya sa Facebook, JP Parcero. So guys, ganyang kalaki ang room na to. Siyempre, meron din tayong kasama na team ka-freshness, guys. Magpakilala kayo. Sila yung mga videographer ko. Si Rustin Del Rosario. Please add mo sila sa FB, guys, ang mga ka-freshness. Add niyo si Rustin Del Rosario at si Christian Aral. Ayun. Sila yung mga ka-team ko, sila yung mga videographer ko, sila yung mga official videographer ko. At syempre, gusto namin pasalamat yung pinaka-master namin na editor, si Gilbert Aplal. Add nyo sa Facebook. So guys, syempre, alam natin pag sa Chinese Feng Shui, syempre, inuuna natin ang kitchen. Kasi may kasabihan nga sila na kapag ang may kitchen ng una na sa bungad ng bahay, ay masagana tayo sa mga pagkain at bongga ang taon natin lagi. Tara guys, tignan natin yung kitchen natin. Ito. Dito tayo sa kitchen natin. So kung nakikita nyo, hindi to marble ng sementeryo. Actually, induction to. Induction stove to, kaya lang nakakahiya. Medyo madumi, hindi nalinis. Mamaya papapagalitan ko si mama. Ayun. So dito naman, meron din kaming oven toaster. Ayan. So dito minsan nagbe-bake. Dito kami nagbe-bake para sa mga bisita. Nandito rin ang ref ko. So nakita nyo, 10 years warranty pa yan. Ito yung mga gamit namin. So marami akong kasama mga housemate, mga kababata ko na nakasama kami sa isang bahay. And so kung ano yung meron sa akin, yun din ang sa kanila. So nandito yung mga kutsara, plato, oven toaster, microwave. So kung gusto nila kumain, nasa sa kanila yun. Basta feel at home talaga sila. Siyempre, gusto ko naman idalaw kayo sa dining table kung saan kami salo-salo kumakain. Sa lunch, sa dinner, sa breakfast. Ayun, dito kami kumakain. So, siyempre, ako yung padre de familia. So, dito ako nakaupo. So, kung makikita nyo, guys, ang upuan nito ay terno, pero itong dalawa ay nag-iiba. Kasi ako nagtatayo ng padre de familia dito sa housemate namin. So, malakas siya makasosyal at saka contemporary talaga kapag linagay itong dalawa. Kung kumbaga add-on siya compared dun sa mga other seats. So, syempre, dito yung living room namin. So, kung makikita mo kung gaano ang komportable. Tapos makikita natin ang view ng Tagaytay. Ayan, yung Taal Lake makikita natin, guys. So guys, minsan no, hindi natin alam sa buhay natin na minsan nagkakaproblema tayo. So kahit ako rin ay dumadaan din sa mga problema. So minsan dito na lang ako sumasandal, pawalling-walling na lang ako pag nagka-problema. Ayun. Ayun. So guys, kung makikita ninyo ang interior nito, in-effort namin talaga since naman sinabi ko sa inyo guys, ang inspired ng bahay nito ay Santorini, Greece. So makikita mo ito, oh. Oh yan. Para tayo na sa langit, mga mamsi. Diba? At syempre, diretso tayo dito sa pool para makita niyo yung swimming pool ng aking bahay. Since nandito ang living room, makikita ninyo, palabas naman ito ng swimming pool kung saan dito kami nag-chill or kung may bisita or mga housemate namin, dito namin ini-enjoy at dito kami nagre-relax. So guys, kung nakikita niyo itong mga halaman na to, sobrang malaki ang maintenance talaga nito. Kawawa talaga actually yung hardinero ko.
Pero siyempre kailangan nating paganda ang mga tanawin natin para maaliwala. Dahil tayo mga ka-freshness, kailangan fresh tayo lagi, guys. So dito tayo, guys, kung makikita ninyo, meron din akong entertainment area. Sa mga hindi nakakaalam, mga ka-freshness, meron akong tatlong bar sa Manila. So mahilig ako sa mga events. So kung may bisita, kumukuha kami ng mga banda para dyan. Ito po yung stage natin, guys. Ayan. So pwede sila mag-perform dito. So ito yung stage nila. Kapag may mga performer kami yung Guinness, para habang may pool party kami dito, makikita niyo yung swimming pool. Ayan. So ang swimming pool, wala po akong lifeguard. Baka malunod yung mga ibang bisita, so hanggang 6 feet. So guys, kung nakikita niyo ito sa swimming pool, meron din akong sinet up na itong sunbathing area. Tapos lahat ito ay naka-landscape po. Kumbaga, ginastusan ko siya ng more than 8M para lang dito sa pinakamagandang garden. So guys, nakita niyo itong area na ito. Ito yung area ng sunbathing area na ginawa namin para sa mga bisita ay makakapag-relax sila ng maayos. So guys, ito nga pala ang hardinero ko, si Barbingot. Magpakilala ka nga. Alam ko, ako po ang hardinero Bingot ni Sir Wilbert Anitino. Ayun. So guys, kasama ko siya sa LGBT community. So since wala siyang trabaho, kinuha ko siya dito, hardinero. So guys, pupunta tayo dito sa garden natin para at least makita mo yung pinaghirapan ni Barbingot. Yun. Ito yung pinundar niya. Yan. Ito yung pawis na ginawa niya sa aking magandang garden. So guys, kung nakita na ninyo ito, ito yung itsura ng overview ng bahay ko. So guys, bago ko tapusin ang vlog na ito, kung nakikita niyo itong buong overview na bahay na ito, ay akin lahat. Ito ay isang aral para sa inyo. Actually, may konting twist tayo, mga ka-freshness, no? So guys, hindi ko bahay ito kasi alam naman ninyo ay panahon tayo ng pandemic. So soon, ipapakita ko talaga ang totoong house tour ko. So mga ka-freshness, kung nakita ninyo na itong bahay na to ay hindi akin, ito ay pangarap lang. Guys, libre ang pangarap. So push lang natin ang pangarap natin. Huwag susuko, lalo na sa panahon ng pandemic. Kailangan go lang tayo at good vibes lang tayo, guys, para lahat tayo ay happy. So love you mga ka-freshness. Maraming salamat for watching my video. Kung nagustuhan nyo ang aking vlog, please like, share, and subscribe ang aking vlog.